Ang topic natin ngayon ay ang knot tying. Turuan ko kayo kung paano ang tamang pagtali ng lubid at saan ito pwede natin gamitin. Panoorin nyo. Itong klaseng tali ay ang tinatawag na bowline. Ito ay pwede natin gamitin, yung tali na ito. Halimbawa, may hihilahin tayo na medyo mabigat, pwede ito ipahila sa sasakyan. Itong klaseng tali ang pwede natin i-apply doon. Ito ang tinatawag na bowline. So, ganito ito gawin. Para simple lang, madaling matandaan. Ganito. Gawa tayo ng loop. Ya, tapos itong... Ayan natin, maliit yung screen ko. Yan, tapos ipasok dito. Yan. Pasok dyan sa butas dyan. Itong lulo nito, ibalik. Daan sa ilalim nito. Tapos, ipasok sa unang ginawa natin na loop. Tapos, ipita natin. Yan. Ito ang tinatawag na bowline. At ang pangalawa naman ay ang tinatawag na globe hitch. Ito. Apply ito, pangtali. Halimbawa, yung mga nagtatrabaho sa construction, may nalaglag na, halimbawa na lang, paint brush. Nalaglag na paint brush. Eh, nasa mataas ka na. May lubid ka. Nakikiusap ko doon sa mga tao sa ground na pakiabot ng paint brush. Pag may lubid ka, ito ang gagamitin na tali. May tali itong paint brush. Ito. Ito tinatawag na globe heads. Yan. Pasok mo dyan. Handle ng paint brush. Hilahin, higpit. Ayun. Hindi na siya malaglag. Yan. Pwede na. O, may abot na doon sa... Ito ang tinatawag na globe hits. Yan. Dalawang hapits siya. Nasa loob ang ano niya? Lock. Para di siya matanggal yun. At ang susunod na tali ay ang tinatawag na timber hitch. Yan. Ganito gagawin. No? Timber hitch. Uberhan lang siya. Tapos, ibalik siya. Ilipit. Yan. 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 Tawag tong timber hitch. Yan. Magamit to, halimbawa may kahoy na medyo malaki, hindi kayang buhatin, may lubid kayo, ganito ang pagtali. Talian ng lubid, ganyan pagtali, tapos hilahin. Yan. Ito ang tinatawag na timber hitch. At ang ito, panghuli, karaniwan na itong ginagamit yung tinatawag na slip knot. Di slip knot, ganyan. Tali ng ganan, tapos dito. Yan. Slip. Yun, slip knot, yun. Dito itali.
para pagkalas, pagkalasin na ito lang ilahin. Pero ito, ma-apply lang to sa mga hindi masyadong mabigat. Dahil pag medyo ano na siya, sobra ng bigat yung ilahin mo, posible ito na hindi na talaga kakalas to. Kakainin na talaga to pag ganitong klaseng tali. So ito applicable to sa mga magagaan lang, hindi sa mabibigat. Dahil pag mabigat, sigurado damage yung lubid mo. Hindi ito makalas ng basta-basta. Kailangan to na putulin dito. Ayan yan. So. Thanks for watching. Bye-bye.